Matapos po ang nangyaring gulo sa loob ng Bilibid, nagpahayag ng kagustuhan ngayon ang high-profile inmate na si JB Sebastian na ilahad ang umano'y nalalaman niyang mahalagang informasyon. Naghain na rin po ng request ang kanyang abogado para siya'y mailipat ng ibang pasilidad. At live mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, nagpapatrol si Rafael Bolzano. Rafi, pinayagan bang mga hiling ni Sebastian? Alam mo Ted, maraming ang plano ang kampo ni JB Sebastian matapos nga ang gulong nangyari dito sa Building 14 ng New Bilibid Prisons noong isang araw. Pero baka ngayon pa lang ay kailangan na nilang mag-isip ng panibagong hakbang dahil tila malabo na silang mapagbigyan. Desidido ang kampo ni JB Sebastian na hilingin sa Bureau of Corrections na mailipat siya ng ibang pasilidad at hindi na sa Building 14 ng New Bilibid Prison. Kasunod ito na nangyaring gulo sa NBP noong isang araw. Pero tila malabong payagan ito ng Bureau of Corrections. Most likely hindi ko grant yun. At ayaw nga lang ng mga inmates na yan doon sa Building 14 kasi at mas gusto nila yung maximum dahil dito sa maximum mas marami silang magiging galamay dyan. Sa kabila nito, isinumiti pa rin ng abogado ni Sebastian ang kahilingang mailipat siya ng pasilidad sa labas ng Building 14. I still have to read and consider our request. With all due respect to General Asuncion, hindi niya pwedeng sabihin yun yung pinaka-safe dahil nangyari na nung last Wednesday. Tila tablado naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nais ni Sebastian na isiwalat sa kanya ang mga nalalaman tungkol sa mga transaksyon sa Bilibid. Una nang sinabi ni Attorney Ariba na hindi magsasalita ang kanyang kliyente sa investigasyon sa Kamara kundi kay Pangulong Duterte lang. Pero ayon sa Pangulo, I do not talk to criminals. Can go to the fiscal if he wants. I cannot make any comment because I still have to confer with my client, JB Sebastian. Para naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, mas mainam na makipag-usap sa kanya si Ariba dahil hindi magiging admissible sa korte ang pahayag ni Sebastian kung walang kasamang abogado. Umarangkada na rin ang investigasyon ng CIDG kaugnay sa nangyari. Hawak na nila ang kopya ng CCTV footage sa Bilibid. We have already the whole picture of it. We got hold of the footages, or you call it CCTV. However, we have to really assure that the chain of custody will not be broken. Pero ayon kay Asuncion na napanood na rin ang ilang bahagi ng CCTV footage, hindi kita ang mismong gulo, kundi ang ilan lang sa mga pangyayari pagkatapos nito. Yung pangyayari doon, wala naman kasing CCTV doon sa Meson. Yung ano na sir, yung palabas na siguro? No? Yan, makita mo yun. But nung napansin ko yun, kailangan ko rin kasing sikasuhin yung ibang mga bagay. Isang inmate naman ang nagpositibo sa isinagawang drug test sa Building 14 kahapon. Sasailalim sa confirmatory drug test ang inmate na si Raymond Dominguez. Pero paliwanag niya, hindi siya gumagamit ng droga. Hinala niya ang nainom niyang tubig mula sa isang orange container sa mess hall, ang umano'y dahilan kung bakit ganoon ang naging resulta ng test.